Kung nagtatanong ka kung magkano ang police clearance sa Saudi Arabia, then ang video na to ay para sa'yo. Kung interesado kang malaman ito, then just keep on watching kasi isi-share ko sa inyo ang breakdown ng expenses ng pagkuha ng police clearance sa Saudi Arabia kahit na nasa Pilipinas ka na. Welcome back to my channel. It's me for Pinay Vlogs here again. Maraming nagtatanong sa akin sa personal message. Nagtanong sila kung magkano, how much, kung magkano ang nagasto, kung ano yung napapayaran sa pagguha ng police clearance sa Saudi Arabia. Mga boss, i-share ko sa inyo ngayon ang breakdown ng aking expenses from fare, sa pagpaprint, sa SPA, Kana, DFA, lahat-lahat na yan sa apostille o kaya sa sun-dry fingerprint. Lahat ng expenses doon nakalist kasi naglilista talaga ako mga boss, no? Kasi yung nag-sponsor nito is my fiancé. Binigyan niya ako ng pangkuha ng police clearance. So, siya ang nagbayad. So, nilista ko kasi ayoko pagdating ng araw, hahanapan niya ako. So, ito mga boss ang mga expenses. SPA or Special Power of Attorney nasa 200 pesos. Kukuha din kayo ng affidavit na 400 pesos. Depende din yan sa notaryo public na pinuntahan nyo. Case-to-case basis din. Kana naman ay nasa 220 pesos lang yung nabayaran ko. So, depende din yan sa trial court na pupuntahan nyo. Ang sun-dry fingerprint ay pumunta po ako sa Camp Krami at 200 pesos po ang kanilang payment. Ang apostille naman ay nasa 200 pesos each document. So, 400 pesos yung nabayaran ko kasi dalawang document yung pina-apostille ko. So, kung wala kang budget, meron silang 100 pesos per document. Kaso nga lang, hindi siya expedite. So, ang expedite is 200 pesos. Ang representative naman ay nagbayad po ako ng 23,000 pesos pero 2 gifts po siya. Hindi nagre-receive ng amount ang representative hanggat wala sa kanyang document. And then pag napadala na yung document mo sa Pilipinas, kukunin din niya yung remaining payment. So hindi siya nakakatakot kasi legit. And then nag-mail ako ng documents sa Saudi through LBC na sa 2,700 pesos. So, sumatotal lahat ng nagasto ko is 28,096 pesos. Kasali na yung fare, food, at yung pabalik-balik ako sa DFA kasi nga naabutan ako ng cut-off. So, yan lang mga boss, no, ang expenses ng nagasto ko lahat ng pagkuha ng police clearance. Nabanggit ko na ito sa previous vlog pero marami pa rin ang nagtatanong. I-share ko sa inyo para wala nang magtanong kung magkano ang nagasto ko sa lahat-lahat. So, ito ay case-to-case basis. So, sa kaso ko, kasi malayo ako sa Maynila, so, mas malaki talaga na gasto ko sa pamasay, paparot pa riyan. So, kung ikaw naman ay malapit lang or kung nasang lugar ka man, then maka-less-less siguro. So, yan lang mga boss, no? Thank you so much for watching. Peace!